Mga pare ko, tara mag-refresher po tayo sa paglilinis at pag-recondition nitong ating brake caliper. Ito, may video na po ko dati nito. Ang gagawin lang po natin ay po refresher lang. Dahil nalalapit na naman po yung tag-ulan at alam naman po natin yung tubig ulan ang malakas pong sumira nitong ating brake caliper. Lalo na po pag hindi na po niya siya nagagasahan. Ito, nilalahat ko na po para sa mga naka-front disc brake. Kailangan po natin itong linisin at recondition every 20,000 km na pagtakbo at once a year or either naman ay nagkakaroon na po kayo ng problema tulad ng paghina nitong inyong preno. Kaya pagpasok lahat yung sinabi ko dito sa inyong brake caliper ay tara na po, simulan na po natin at linisin na po natin at recondition itong brake caliper nyo. At ang gagawin nyo lang po ay gayahin nyo po lahat nang gagawin ko. Napakadali lang pong gawin ito at hindi pa po tatagal ng isang oras. At ang kauna-unahan yung gagawin ay luwagan niya muna po ito at tanggalin niyo po itong 2 bolt na to. So ang ginawa ko po is nag-pre unbolting na po ako. Nagluwag na po ako ng kante. At dito ang ginagamit ay size 8 para po dito. So luwagan niya muna po para mamaya ay hindi po tayo maghirap sa kaluluwag. And then ngayon po ay tatanggalin po natin itong 2 bolt na to. Ang gamit po dito ay size 12. Eh mga pare ko yun. Madali lang po. Kaya pag natanggal nyo na po yung 2 bolt na to, ay matatanggal nyo na po itong inyong brake caliper. Ayan na mga pare ko, hugot na. Ayan na, may inspection na po natin ito. Dahil ito lang po ay ang gagawin natin, ay tatanggalin lang po natin itong pinaka kumakapit sa kanya na bolt. At mahuhugot na po natin yan. At ayun. Ito po ay itabi nyo muna at lilinisin po natin ito. At ito mga pare, maglagay po tayo na nalagyan ng nalagyan niya. Then ito na mga pare kayo. At mauhukot na po natin yung ating brake pad niya. So ito. At lilinisin na po natin to gamit po yung sabon or either naman pag marami po siyang grasa-grasa o mga langis-langis, eh gagamit po tayo ng degreaser. Itong hydraulic hose ay hindi na po kailangan tanggalin pero nasa sa inyo po yan. Kung gusto nyo pong humaba ang inyong trabaho, dahil ang mangyari, tatagos po itong inyong brake fluid at kailangan nyo pa pong mag-bleed. So, hahaba po talaga ang inyong trabaho. Kaya ang kailangan lang po natin dito ay patungan. Ito mga pare, kung hindi nyo nakikita. At ito yung ating lalagyan. At syempre, ay itong ating panglinis na sabon o degreaser at itong ating pangbrush. Tapos ito pong ating brake pad ay ilagay na rin po natin dito for cleaning. Tapos ito po mga pare ko ay pwede nyo na po itong tanggalin. Pag stuck, patay tayo dyan mga pare ko. Dahil ito po yung kinakaiwasan natin yung mag-stuck ka po itong niya. Ito. Dapat po ito ay nahuhugot na. Ayun mga pare ko, kaya ito sinasabi ko, kaya kailangan po natin siyang linisin, i-maintenance, at i-recondition. Dahil once nag-stack up po ito, ay hindi na po ito lalaro at doon na po magkakaroon tayo ng paghina at pagkasira po nitong ating preno. So ayun mga pare ko, dapat po ay nauhugot po yan. So ito mga pare ko, linisin na natin. At ayun. At ito nga pala, pwede mo rin tanggalin to. Ikabit na lang po natin siya mamaya. Tandaan nyo mga pare ko, ganyan po yung pagkakabit sa kanya. After natin linisin ng sabon or either naman pag hindi kinaya ng sabon ay mag-degreaser na po kayo ay banlaw time na. At ganito lang po yung pag-style ng pagbabanlaw ko sa kanya. Nilulub-lub po lang po siya sa tubig. Ayan o. Then after cleaning ay inspection at recondition. At ang inspectionin po natin ay yung mga makikintab na to. Dahil ito makikintab na po na to, dapat po ito ay makinis, makintab at especially po ay walang kalawang. Then ito pa po, dapat po walang kalawang yan. At makinis pa po. Then sunod po natin ay itong ating brake pad. At itong ating brake pad ay ayun, yung kanyang marker. Yung wear and tear niya. So, okay pa ho to. Ang kailangan lang po talaga natin dito ay cleaning. And then lastly, ay itong ating caliper na. Kung gumagana pa po itong ating piston. So, bubumbahan po natin. Dapat po ay aangat to. So, okay mga pare ko. Gumagana.
matino. At huwag po kayo magalala na ibabalik po yan. Ang gagawin nyo lang po is kumuha lang po kayo ng patungan at diinan nyo po siya. At ayun. At babalik na po yan sa dati upang ma-assemble na po natin siya. So ito mga pare ko, okay po lahat. Assemble time na po ang gagawin natin. Sa assembly mga pare ko, maniwala po kayo sa akin, ito po yung pinaka-importante, yung grasa. Kailangan po natin siya magrasahan upang gumana po ng matino yung kanyang mga movement at hindi po siya mag-stack up dahil po wala pong grasa at kinalawang. Ito mga pare ko, ang grasa po ay ilalagay po natin sa mga makikintab na yan. Unang-una po ay dito. Ayan. Ito sa katagalan ay nawala na po ng grasa. Ito, kung makikita nyo po kaninang pagbukas po natin. Ayan, kaya nyo na pong magrasahan yung inyong mga daliri. Okay lang po yan. Then ito, sakal lang po natin siya babawasan pag naikabit na po natin. Kung baga kukuskusin na lang po natin yung mga sobrang gasa. Ayan mga pare ko. At isasaksak po natin siya dito. Ayan. Kasi napaka-importante po na may movement po ito. Dahil ito po yung magdidikta ng ating lakas ng preno. Dahil pag ito po ay stack up, ay mga pare ko, ala na po, hihina po talaga yung ating preno. Dapat po smooth po to. So ay mga pare ko, makikita nyo, medyo stack up po. Kaya ang gagawin po natin dito ay lalaroin po natin. Ilalabas, lalagyan po ulit ng grasa, lalaroin, ilalabas hanggang makaskas po na mabuti yung nasa loob niya. At mag-smooth na po ulit yung kanyang performance. Ito mga pare ko, ang ganda ng laro niya. Dito lang kanina, eh, no? Ang ganda ng laro niya. Smooth na po. At talaga namang suabe. Hindi po tulad kanina na makunat at maganit. Ngayon, okay na. No? So, ito po kasi ang nagsesentro nitong ating brake pad dito sa ating pinaka-brake disc. Dahil pag hindi po ito gumagalaw, ang mangyari is naka-stack lang po ito sa iisang position. For example, hindi po ito gumagalaw, ay ito lang po ang kumakaskas dito. Iisang brake pad lang po. Hindi tulad po pag ito po ay sabay na gumagalaw. Ayan po mga pare ko. At dalawang brake pad na po yung kakapit sa kanya at malakas po yung ating preno. So yung mga pare ko, ito po yung pinaka-importante na gumagalaw po itong pinaka-brace niya. Ayan o. Then ang susunod po natin ay ito ng ating brake pad. Ikakabit na po natin to. Kakabit naman ng brake pad ay napakasimple lang po. At unahin nyo munang ilagay yung naandito. So nasa na po ba yung naandito? Lagyan lang po natin ng konting grasa to. Yung pinagkakabitan niya. And then saka na po natin ilalagay itong ating brake pad. At ikakapit po natin dito. So una po muna to. Ayan. And then ito po naman po yung susunod natin. So ganun lang. Simple. At tapos, yan, pag naikanyo nyo na, ay isusunod lang po natin, ilalak siya dito. Ito pwede nyo rin po lagyan ng konting grasa para hindi ho siya kalawangin. Dahil yung mga ganito po ay prone sa kalawang. So, susunod nyo lang po dito sa butas ng ating brake pad to. Ayan. Then saka po natin. Then higpitan na po natin itong ating bolt na to. So ayan mga pare ko, at ito, i-align na po natin itong ating brake pad. Ayan, pag okay na po yung kanyang alignment, ay pwede na po natin siyang ilagay dito. Sa pagbabalik itong ating caliper mga pare ko, sisiguraduhin lang po natin na urong itong ating piston at bukang-buka po itong ating brake pad at kasyang-kasya po itong ating disc, ano. Kasi may mga pangyayari na hindi tama yung pagkakagawa dito. At i-share ko po yan sa ating next video para magkaroon po siya ng sarili niyang explanation doon. And then, ayun na po mga pare ko, isasaksak na po natin dito sa ating disc at ilalagay na po natin itong ating bolt. Ayan. Pag naglapat na po ganyan, saka na po tayo gagamit nitong ating llave para sure na sure na walang mangyayaling lost thread dito sa ating mga bolts. Sa paghigpit naman itong ating bolts, ay yun tama lang po. Huwag naman po sobrang higpit na makapagpa-lost thread ng ating bolt. Kaya ito po, ganito lang po ang ating paghigpit sa kanya. Hindi ito sobrang higpit.
Then lastly po, final inspection po, nasa ating pong mga may-ari nitong ating motor. At ang dapat po na brake pad ay ito. At hindi po siya naandito lahat. Ano. So ito atin okay na okay. At pwede na po natin itong gamitin. Siyempre po, hindi po matatapos to kung hindi po natin siya titestingin. Kaya testingin na po natin siya mga pare ko. Op. Op. Wow. Smooth na smooth. Kahit po dito sa pagpindot nitong ating brake lever, smooth na smooth po siya. Ayun mga pare ko. So ayun mga pare ko. At refresher lang po. Dito lang po yung aking video. At maraming salamat po sa panonood. Paalam sa inyo mga pare ko. Paalam.